nagumpisa sa mga amateur singing contests. Nauwi sa pagbabanda sa Japan. Nung una punta ko, nako, umiyak ako. Ang napuntahan ko, restaurant eh. Sa gilid ka lang, kakanta ka doon. Pagka uuwi ka, kasaksahan mong hapon, isang dorm kayo eh. Kanya-kanyang kwarto. Eh syempre, pag tanong, minsan gutom ka na. Di masabi sa sa hapon, dahil yung hapon, di naman marunong mag-Ingles. Yung mga kasama mo doon. Paano kaya to? Iyak na lang ako ng iyak. Buong tapang na sinuong ni Idol ang buhay bilang singer sa bansang Hapon. Pero syempre, ano muna yon yung auditioning ka, di ba? Binigla ako sila. Dyan, dyan. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman, wait, oh wait. Okay. Papirma, ganun. Sukata na ng ano yan, ng damit, ganun. As ina na nga yung visa ko, ganun. At bukod sa pagkanta, lahat ng pwedeng pagkakitaan, pinasok din niya. Doon wala kang sasayangin na oras. Parang yung nagtatrabaho ka na sa umaga, nagtatrabaho ka pa sa gabi. Kunwari, sa gabi, nagsisinger ka. Sa umaga, magwe-waiter ka. Minsan, pinasok ko, nagsisinger ako sa gabi, nag-construction. At kung katas ng pagpupunyagirin lang ang gusto niyong malaman, mahaba-haba na rin ang kanyang listahan. Kakapundar ako, nagkaroon ako ng sarili kong bahay. Lahat kami magkapan may sariling bahay. Nagkaroon ako ng mga sasakyan. Ano naman kaya ang advice ni Idol para sa kanila? Sipag at tiyaga. Hindi makukuha sa isang iglap ang pagsikat. Kailangan talaga magtsatsaga ka. Huwag kang magsasawa. Mahalin mo yung trabaho mo.